So guys, we're here na sa Jollibee. Nag-order na tayo ng food. So meron tayong Jollibee hack for today. Ito na yung hack. Meron tayo dalang extra rice. Wow. Oo, lalagyan din ng Jollibee yan. So ito na yung tunay na order natin, guys. Ano nga to? Meron tayong 1 bucket of chicken and burger steak. Sa ilang pieces to? 6 pieces din ang burger steak. Ito ang kape. Gravy. 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 So guys, labas na natin yung hack. So, hindi nila mahahalata na hack to kasi ilalagyan yung Jollibee din. Yan na, kanin. So guys, today, for today's video, yan, nagbabrunch tayo sa Jollibee because today is Q&A's second swim meet of the season. So half day lang yun. Ang start is mamaya pang 2 o'clock. So kailangan, ayun yung secret, pakainin muna sa Jollibee para maganda yung laman. Diba kayo, Ned? Nag-aim siya nung ano, i-break yung provincial record. Yung isang event niya. Yeah. Which is 80 seconds lang dun sa best time niya. Sa last na yes. Nilang niya. And ito yung last chance para last 100 IM. Kasi 100 IM yung event na ini-aim yung break. Yung last na ano, swimming event, swimming competition na merong 100 IM. 1 IM. So ano yan? Age 14, no? Age 14, ha? 13, 14. So, by December 17, is 15 na si Kuya. So, ito na yung last na laban for that, na 14 pa siya. So, hopefully, mabreak niya yung record. Puwet nga pala ako, guys. Bakit ka naman puyat? Huminantay ako kagabi hanggang alas 2 sising ako. Bo, may inoantoy. Yung inoantoy, kasama na ako, may inoantay pa. Enga. Nantay ko si Enga. Hindi dumating. Sino daw si Enga? Ano daw yung Enga? Di ba, meron pang ano? Record nung last na ano, yung parang huling naging swim competition, no? Kung naman, Chamba lang yun. Yung San Beda, sa San Beda? Oo. No? Oh. NCAA? No. Ano yun? Sa Taiwan. Ah, okay, hindi NCAA, international, NCAA. Ano? Yung last NCAA ko, no? Parang point. Ano yung record nyo? Ano? Ano lang yun? 100 breast at 200 breast, no? Record yun, pareho. Ang tagal na nun yun. 2008? Ito yun yun. Meron niya akong picture ako nun. Ako mag-break. So kakaanak lang mo nun kay Nathan. Toko pala. Kakaanak lang natin nun kay Nathan. Ano lang po? No. Meron ako nun picture. Isa lang yung may picture ako nun eh. Ito, tingnan nyo.
ikaw no. Di chamba lang yun. So paano yung ano, paano yung preparation mo noon? Eh syempre meron na tayong anak noon, tapos nag-compete ka pa. Paano mo na ano, na manage or I mean naging ano ka pa rin? Paano yung naging preparation mo? Siyempre, focus lang ako nun. Tsaka, actually, hindi ko naman nakatulog ko talaga. Nag-break yun. Parang 2 weeks before nun, lumaban din kami nun sa Bacolod. Mini games. And after that, yun, lumaban kami sa Taiwan. Ano? Nakita ko yung time ko medyo malapit. Yung ginawa ko lang. Same nung ginawa kong train, laban o team. Yung games. Tapos, lang, dagdag ko lang, focus. Tapos hindi ko talaga inisip na breaking record kasi pressure yun sa akin. So talaga lumamay ka lang na ano, anong best mo, gano'n? Anong best ko. A decade na. Tingin mo ikaw pa yung nag-hold, no? No, baka naman meron ng iba na ka-break, no? Ayoko yung 100 breast na yun. Yung 200 breast. 227 yun. Hindi ko alam kung hanggang ngayon natin pa yun. Pero at least nagkaroon ako ng swimming record. No. Hindi ko ako mag-retire. No? Enter na. Kasi gano'n lang naman yung sa akin, ah. Hindi mo kailangan isipin ng isipin na ma-press mo yung sarili mo. Kailangan ko ma-break ng record, kailangan ko ma-break. Diba? Bakit lang eh, parang yun na. Kailangan eh, i-enjoy mo yung lalangway mo. Pinakang best na enjoyment na maano ang magagawa. And mas ma-enjoy mo pa kung mabibreak mo pa yung record. Bonus na yun eh, no? Pag-touch ko, parang doon pa. Wow! Tapos pag-touch ko, tumingin na. Kaya ba? Ayun, tangin. Pag-touch yung ganyan. Lumayo ko na po. Lumayo sa akin. Lumayo ka pa? So guys, ito yung isang ating secret. secret drinks, energy drinks. So hindi man siya super katulad ng Gatorade, pero more on ano lang siya. Ayon, para di ka ma-dehydrate. So maganda to. Shout out, Tita Mimi. Baka naman magpadala ka dito from Japan. So guys, patapos na tayo kumain. And then after nito yung hatid namin sinitan sa yung ano, malapit lang sa amin. Ito, lumayo pa kami. So yun guys, tapos na tayong kumain ng Jollibee. So yun nga, pagpunta na tayo ngayon sa Pan Am Pool, which is dun lang din ang bahay namin. Talaga nagpunta na kami ng Jollibee para makapag ano, makapag big breakfast. Baka sakaling ma-break ni Nathan yung record. Tatry lang naman, wala namang masama mag-try. Kasi 3 or 4 days siyang hindi nakapag-training last week. Kasi talagang medyo pangit yung kanyang pakiramdam. Inuubo. Eh, pinagpahinga ko. Worried nga siya kasi yun nga, nakaset yung kanyang utak or nakafocus siya na gusto niyang i-break. Eh, although kaya naman niya i-break. Kahit nakamiss siya ng 3 or 4 training sessions. Basta sabi ko lang sa kanya, no pressure or don't pressure yourself. It's not the end of your swimming career. So, yun.
Sa pag-snow, kailangan natin uminom ng cold. A few moments later. A few moments later. So yun na nga guys, dito na tayo ngayon sa bahay, nakauwi na tayo, tapos na yung laban ni Nathan. So throwback muna tayo. So 15 years ago, yung last 50 meter breaststroke ko. No, no, but... Pinanood ko yung 50 meter breaststroke ni Nathan. So parang bigla nabura yung aking ano, yung aking 15 years ago na 50 meter breaststroke. Kasi mas maganda yung kanya. Yung kanya ngayon ang pinapaulit-ulit kong panoorin. Hindi na yung akin ang papanoorin ko kasi sobra akong na-amaze sa alam niya na 50 meter breaststroke. Tapos yung 50 meter freestyle niya, yun, naka first in hit siya. Maganda rin yung time niya, 26 something. Eh naalala ko nung age ko na ganoon eh hindi ko nakukuha yung ganung time. Although pati yung sa 50 meter breaststroke nga pala niya. At nung ganung age, parang alam ko siguro time ko mga 34, 35. Ngayon 32 siya. Ako layo talo ko no.
Tapos yung last na 15 meter breaststroke ko nga, yun, 31 something, hindi ko maalala kung anong point. Si, siyempre, close na, close na. Tapos, yun, nabalik tayo sa yung 100 meter IM niya. Yung, at yung pinaplano niya or parang ini-aim niyang ma-break yung provincial record. Hindi niya nakuha. Medyo kinulang siya ng 0.80 seconds. A week before nung laban niya, 4 days siyang hindi siya nakapag-training. Ubong-ubo siya, pero wala siyang lagnat. Siyempre, mahirap lumangoy or mahirap mag-training ng inuubo. Na-retain lang niya o na-maintain lang niya yung kanyang best time. Mahirap lumaban na nagkulang ka sa training. Lalo na yung tipong prepare, pa-condition na, conditioning na yung ginagawa niyo. Tapos bigla ka mawawala. Yun yung isang nakakapag ano, sa swimmers o sa mga athletes siguro. Ayun yung medyo, ayun yung pinakamahalagang bagay, yung conditioning. Pero hindi ko ano, hindi ko inaano si Nathan na ano, na maging magkaroon ng reason para hindi niya makuha or ma-break yung time. Siyempre, kailangan ko lang sa kanya, i-enjoy lang niya yung yun na-achieve niya sa swimming, yun yung mas makakapagpa-improve sa kanya. So, tuloy-tuloy lang. Tuloy lang. Pero hindi ako makaget over sa centimeter breaststroke ko ni Nathan. So, don't forget to like and subscribe to Oba Squad. So, abangan niyo yung iba pang mga susunod na laban ni Nathan. Subaybayan natin yung kanyang improvement tsaka yung kanyang swimming journey. So, until our next video.